Now let us discuss some relevant terms to the study of comparative models in policing. First, comparative policy system. What is comparative policy system? It is the science and art of investigating and comparing the policy system of nations. So, ganyan kalawak yung subject natin. We will going to investigate and compare. We will going to investigate and compare the different policy system of nations. So, when we are to investigate, kung sinabi nga to investigate, we will going to look into, we will going to research, okay, the details of their policy system, and we will going to compare it to our own policy system in the Philippines. So, ganun ang gagawin natin sa subject natin. Ito yung heart ng subject natin, yung comparison of the different model system. Okay? So, ano yung mga coverage? Ano yung i-compare natin? Ano yung hahanapin natin sa different policy system na yan? So, it covers the study of police organizations. Okay? Titingnan din natin yung trainings nila, kung anong ginagawa nilang trainings. And, most importantly, yung methods of policing nila, how they address the crime problem in their own country. Okay? Paano nila pine-prevent ang crime? Okay? Meron silang ganitong klaseng problema, paano nila hinaharap? Okay, ano yung methods of policing nila? Because we are trying to look into yung kanilang best practice, yun ang pinaka-importanting mahanap natin. Ano yung best practice ng police system nila? Okay? And that, ano yung pwede nating ma-adapt na methods of policy nila or best practice nila dito sa ating police system sa Pilipinas. Okay? For the improvement or for the betterment of our own police system. Yun yung purpose bakit natin pag-aaralan itong comparative police system. Para mag-improve, okay, yung ating police system sa Pilipinas. Ano yung possible na ma-adapt natin? Okay? Then, it is also a process of outlining the similarities and differences of one police system to another in order to discover insights in the field of international policing. So, hindi tayo mag-focus lang dito sa ating bansa. So, marami tayong country na itatackle. Okay? And international yung coverage natin. Worldwide policing ito. Okay? So, that is comparative policy system. So, ito yung main science na gagamitin natin sa subject natin na comparative models in policing. Then, we have the comparative criminal justice. So, kapag ang pinagko-compare natin is yung police system, ang term natin is comparative police system. Pag ang pinagko-compare naman natin is yung justice system worldwide, okay, kapag yung justice system ang pinagko-compare natin, ang term natin ay comparative criminal justice. Okay? So, magkakaiba kasi tayo ng justice system. Gaya sa Pilipinas, di ba? Ilan ang pillars natin? We have 5 pillars. The community, police, we have the police, prosecution, court, correction, and the community. Okay? In contrast, sa American justice system, ilan ba ang justice system sa Amerika? We have 3. Di ba? We have 3 pillars. Okay? We have 3 pillars. We have the law enforcement, court, and correction. Okay? Sa atin, police, prosecution, court, correction, and community. Okay? Pero lahat ng yan, lahat ng legal system natin sa Pilipinas, inadapt lang natin sa Amerika. Ayaw lang natin magpatalo. Nangopya na nga tayo, nagdagdag lang tayo ng dalawa. Okay? Karamihan ng batas natin, okay, yung legal system natin sa Pilipinas, inadapt natin yan sa US because we were once colonized by Americans. Yun naman yung na-instill nila sa atin. Okay? Yung court system nila, na-adapt din natin yan. Actually, yung nag-establish ng legal system natin dito sa Pilipinas were Americans. Okay, yun yung contribution ng American colonization sa Pilipinas. Then, we also have international criminal justice. So, sa international criminal justice, ang pinagko-compare natin is yung law and criminal procedure or the justice process worldwide. So, it involves the study and description of one country's law, criminal procedure, or justice process. So, kasi bawat bansa magkakaiba ng batas. Okay? Kaya nga sabi natin, one of the nature of criminology is nationalistic. Diba? Nationalistic because crime depends on the law of a certain country. So, may batas tayo sa Pilipinas, may batas din sila sa country nila, at magkakaiba tayo ng definition ng krimen. Kasi ang krimen, nakasalalay sa batas. Okay? Kung walang batas na nagbabawal sa isang bagay,
pwede mong gawin, that is not a crime. Pero pag may batas na nagbabawal, that is now a crime. Okay, kaya ang batas natin magkakaiba, therefore magkakaiba din yung krimen natin. So halimbawa sa Singapore, bawal mag-chewing gum sa public place. Pag nag-chewing gum ka, that is a criminal offense. So sa atin ba, pag nag-chewing gum ka, that is that a criminal offense? Absolutely not, di ba? So magkakaiba tayo ng batas. So in Russia, sabi nila, driving a dirty car is a criminal offense. Okay, pero pag sa Pilipinas, kahit na kulay putik na yung sasakyan mo, you are not held criminally liable. Diba? Maraming countries, okay, na ano, na very strange yung batas nila, okay, ang pagkaka-define nila sa kung ano yung crime. Ayan. So, magkakaiba tayo. Then, we have the comparative correctional system. If you are to compare yung form of punishment, okay, ang term natin doon ay comparative correctional system. Kasi pag sinabing correctional system, it concerns about the punishment, okay, types and forms of punishment. So magkakaiba tayo, may mga countries na nag-inflict ng death penalty, meron namang hindi, okay? Meron pa rin countries na death penalty via hanging, o kaya meron mga countries via electrocution. May mga countries na nag-inflict ng death penalty, okay, via lethal injection. So magkakaiba. So tayo naman, dati meron tayong ganun, meron tayong lethal injection as a mode of death penalty at saka electrocution, pero ipinagbawal na ng batas natin. So wala na tayong death penalty sa Pilipinas. Pero there are some countries na meron pa din. Okay? Meron yung pupugutan sila ng ulo sa harap ng maraming tao. May mga countries pang nagpa-practice ng mga ganyan. So magkakaiba tayo ng correctional system. So we call that comparative correctional system. Magkakaiba ng punishment. Comparative juvenile justice system, okay, system yan, hindi justice, okay? So, magkakaiba rin tayo ng treatment sa juvenile. Doon pa lang sa usapin na minimum age of criminal responsibility. So, ilang taon para maparusahan yung bata, para maging, so that he will be treated the same as a criminal. Okay? The same as adult criminal. Ilang taon. So, sa Pilipinas, okay, ang minimum age of criminal responsibility natin is 15 years old. Ha? 15 years old. Ibig sabihin, 15 years old pababa, gumawa ng krimen, they are totally exempted from criminal liability. Okay? Pero kapag ka 16, 17, gumawa ng krimen at merong discernment, okay? The child acted with discernment, ibang usapan na yun. Maaaring hindi siya ma-exempt from criminal liability. Conditional liability siya. So, kailangan pang i-determine whether the child acted with or without discernment. At pwedeng ma-i-pursue pa rin yung kaso. Okay? So, depende yon. Mapag-aaralan nyo yun sa juvenile justice system. So, sa other countries, okay, they stick their minimum age of criminal responsibility at age 13. Meron namang 9 years old. Okay, may countries nga na 7 years old. Okay? Gumawa ng krimen, criminal na, will be treated the same as adult. Okay, magkakaiba tayo ng with regards to the setting of standards as to the age of criminal responsibility. Okay, at sa kung ano ang appropriate punishment or penalty na binibigay natin sa mga juvenile offenders o sa mga bata. So, we call that juvenile justice system, comparative juvenile justice system. Kapag ang pinagko-compare naman natin is the court system, ang term naman is comparative court system. So, mamaya i-discuss natin yung dalawang types of comparative court system. Meron tayong adversarial at meron tayong inquisitorial. Okay, pag sinabi natin adversarial, the accused is presumed innocent until proven guilty. Pag gumawa ka ng krimen sa mata ng batas, you are deemed to be innocent until proven guilty by the court. So, korte lang ang magkapagsasabi na ikaw ay criminal, ikaw ay guilty, ikaw ay criminal. Yun yung adversarial type of court system. Yun yung ina-apply natin sa Pilipinas, yung adversarial. Okay? Adversarial tayo in the sense na meron tayong presumption of innocence. Kapag ka sinabi namang inquisitorial, okay, kabaligtaran ng adversarial, the accused is presumed guilty until proven innocent. Pag gumawa ka ng krimen sa mata ng batas, guilty ka na. Okay? So, merong mga countries na ganun ang kanilang court system. Gaya ng Japan. Okay? Accused ka pa lang sa Japan, hindi pa napatotunayan guilty ka,
the mere na fact na accused ka, sa mata ng batas, you are guilty. Okay? So, mas mahirap kang makatakas sa krimeng na gawa mo kasi merong presumption of guilt. Okay? Yun yung inquisitorial. So, yun yung dalawang court system. Sa Pilipinas, we are adapting itong adversarial type of court system. So, pag pinagko-compare ang court system, matawag ay comparative court system. Then, another term is the modal system. Pag sinabi natin modal system, it is used to describe the countries. Okay? Countries being used as topics of discussion. So, yung mga countries na mapipili natin, we regard them as a modal system. Ibig sabihin, maaaring magkakakuha tayo ng mga best practices nila in terms of policy. Okay? So, yun yung modal system. So, selected policy system yan. Pag sinabing modal system, they are selected policy system that might somewhat give us idea. Okay? Na pwede nating ma-i-apply sa ating policy system sa Pilipinas. Kaya tinawag yan na model system. Okay? So, another term, ayan, another term to define is yung transnational crime. So, last topic natin ito, transnational crime. So, let us define what is transnational crime. So, there are four way to define transnational crime. Okay, there are four ways to define transnational crime. First, if the crime was committed in more than one state, so literal na dalawa or more na country ang involved, ang tawag doon ay transnational crime. Okay? Halimbawa sa drugs, okay? Dito ka sa bansang ito nagtanim. Okay, bawal ang pinagbabawal ang pagtatanim ng marijuana halimbawa, o dito ka nagtanim. Okay, binenta mo sa ganitong bansa, bawal na naman yun, that's another crime. So, dalawang bansa ang involved, so that is transnational crime. So, halimbawa nun ay drug trafficking. Okay, pangalawa, it is committed in one state, ayan, committed in one state, but a substantial part of its preparation, planning, direction, or control takes in another state. So, ginawa mo sa isang bansa, pero ang pagplaplano, okay, ang preparation bago mo gawin yun ay kinandak mo sa another state. Okay? So, gaya ng example ko kanina, so, sa drug trafficking. Okay, meron din kasing country na kung saan legal ang pagtatanim ng marijuana. Okay, may mga country na legal ang pagtatanim ng marijuana, kaya doon sila nagtatanim. Doon nila pinipreper lahat, doon sila nagpapackaging sa country na yan. Okay? Para matakasan nila yung batas kasi legal doon sa bansang yan. So, hindi krimen. Diba? Hindi krimen doon sa bansang yan. Pero doon sila nag-prepare. Okay? At dito sa bansang ito nila binenta. Halimbawa, sa Pilipinas nila pinasok. Okay, binenta. O pinagbabawal ang batas natin yan. That is a crime. Okay? It is committed in one... The crime was committed in one state pero yung planning and preparation was takes place in another state or in another country. We still consider that as transnational crime. Okay? So, nakita nyo, kapag yung krimen, number one, kanina, committed in more than one state, that two or more country ang involved, at doon ka gumawa ng krimen, okay? Transnational crime yon. Okay? Pero pag gumawa ka ng krimen sa isang bansa lang, okay? Pero, yung planning and preparation, what's done in another country, still, that falls within the ambit of transnational crime. Pangatlo, it is committed in one state but involves an organized criminal group that engages criminal activities in more than one state. So, kapag ginawa yan ng organized criminal group, alam mo yung mga organized criminal group, yung mga organisadong grupo. So, halimbawa yung Italian Mafia. Okay? Italian Mafia, maraming sangayan. O kaya, triad, sabi na lang natin. Triad, maraming uri ng triad na nag-ooperate yan. Kilala ang triad na nag-ooperate internationally. Okay? Marami na silang country na kung saan meron silang mga members. Okay? Ginawa ang krimen sa isang bansa, pero ang gumawa ng krimen ay organized criminal group that engages criminal activities in more than one state. Nakilalang nag-ooperate worldwide. Kahit sa isang bansa lang nila kinumit, pero ang nature ng kanilang organized crime group ay talagang listed yan sa United Nations o kilala yan na talagang
gumagawa ng krimen in international scale, so we still call that transnational crime. Kahit sa isang country lang nila ginawa, pero ang gumawa ng krimen is organized crime group or organized criminal group na go-operate in more than one state. That is transnational crime. Pang-apat, it is committed in one state. Okay? So, one state, isang bansa lang, one state. But it has substantial effects in another state. Pero mayroong effect in another state. Halimbawa, terrorism, that is the best example, terrorism. Alam niyo yung terrorism? Okay? Pag sinabi natin terrorism, that is an act of instilling fear or terror on the part of the populace. Okay? That is to, ginagawa nila yan para ibigay ng gobyerno yung gusto nila. So halimbawa dyan, yung mga terrorist group. Okay? Kung halimbawa, meron silang pinasabog na mall dito sa Pilipinas. So pinasabog nila yung SM Kawayan. SM Kawayan, pinasabog nila. Okay? Nangyari lang sa Pilipinas. Okay? That is a terrorist act. Okay? Pero natakot. Nagkaroon ng substantial effect sa neighboring countries natin. Okay? So halimbawa, ayan, na-alarm yung mga neighboring countries natin like Malaysia. Okay, mga Asian countries, o na-alarma sila dun sa nangyari sa atin because of the terrorist attack. O yung 911 attack noon na nangyari sa World Trade Center, okay, that is a terrorist act. It creates alarm, it creates fear dun sa mga other countries. Okay, nagkaroon ng effect sa other state or other country. We still consider that as transnational crime. Okay, so ibig sabihin, itong transnational crime, hindi lang simpleng krimen yan. Hindi lang simpleng krimen yan. So it is a sophisticated crime that transpired across international borders. Okay, o kaya nagkaroon ng involvement in more than one countries. Okay, in more than one country. Okay, so there are two or more countries are involved in this type of crime. Ang tawag doon is transnational crime. So, maraming klase ng transnational crime. Ayan. So, ulitin natin, the simplest definition ng transnational crime is a crime that transpired across international borders. Anong halimbawa niyan? Human trafficking. So, pag sinabi natin human trafficking, that is an act of recruiting, transporting, transferring, harboring, or receiving person through the use of force, coercion, or other means for the purpose of exploiting them. So, halimbawa ito is forced labor. Okay, pinangakuan mo ng magandang trabaho. Okay, pinangganyo mo ng magandang proposal. Okay, na magandang trabaho. Okay, nainganyo naman yung isa. So, nagtrabaho. Ngayon, hindi mo pinapasahuran. Hindi mo pinapasahod. Kinulong kayo sa isang basement na kung saan doon kayo nagtatrabaho. Okay, against your will, hindi ka naman pinapasahod. Okay, naloko ka. That is human trafficking. Okay, that is human trafficking. Ayan yung, ano, yan yung, mostly yan, nabibiktima, yung mga taong walang-wala sa buhay na madaling nainganyo. Okay, na mag-abroad. Okay, nag-abroad sila. Akala nila, ganun yung trabahong inaasahan nila, pero iba pala. Okay? At ngayon, kinulong na sila at nagtatrabaho sila ng sabilitan. That is human trafficking. Okay? Mayroong tatlong element yan. Merong act, means, and purpose. Ano yung act? Pag sinabing act, yun yung pagre-recruit sa'yo, yung pagta-transfer sa'yo doon, yung pag-harbor, yung pag-receive sa'yo. Okay? Means, by use of force, coercion. Okay, ano pa yung other means? Deception, niloko ka. Yun yung means. Anong purpose? Exploitation. Maraming uri ng exploitation. Okay? Pwede kang gawing sex slave. Diba? Pwede yung forced labor. Okay? For prostitution. I-exploit ka for prostitution. So, maraming uri ng exploitation. Yung gagamitin ka. Sinabing exploitation, gagamitin ka. Ha? Act. Yan, nirecruit ka, transport ka, nireceive ka by means. Means of ayan. Force, coercion, deception, or any other means na nainganyo ka. Then, yung purpose ay gagamitin ka. I-exploit ka. Okay? It's either in prostitution or forced labor or whatsoever.
So yun yung human trafficking. So next we have drug trafficking. So when we say drug trafficking, it involves the selling of drugs and drugs paraphernalia. Pag sinabing paraphernalia, yan yung mga ginagamit sa paggawa ng droga, mga kagamitan sa paggawa ng droga. Whether it is locally exchanged between a user and a dealer, so ibig sabihin, pwede daw mangyari sa isang bansa lang, or a major international operation, o pwedeng mangyari involving other countries. Kaya siya tatawagin transnational crime. So, yan yung pinakatalamak sa lahat ng example dyan. Sa lahat ng example ng transnational crime, itong drug trafficking na number one. Okay? Yan yung number one. It involves the selling of drugs and drugs paraphernalia. Okay? Whether it is a local exchange between a user and a dealer or a major international operation. Ayan. Then we have money laundering. So, money laundering, it is the process of creating the appearance that large amount of money obtained from illegal means such as drug trafficking. So, ano ba yung laundry? Laundry, yung paglalaba, di ba? Yung perang nilabhan. Yun yung literal meaning ng ano, di ba? Money laundering, nilabhang pera. So, kasi yan, sa money laundering kasi, ginagamit mo yung pera na galing sa illegal at pinapalabas mo na legal ang pera na yan. Okay? So, ini-introduce mo siya sa economic system, sa financial system ng bansa. Okay? Pinapalabas mo na legal yung pera where in fact, okay, yung pera na yan ay galing sa illegal. Gaya ng drug trafficking. Halimbawa, yung kinita mo dito sa drug trafficking, okay, paano mo ngayon itatago yan? Paano mo mapapalabas yan na malinis na pera? So, lalabhan mo. Okay, sa paglalaban ng pera, literal yun ha, pero ganun ang connotation niya. Sa paglalaban ng pera para maging malinis yan, it involves a process. Okay? So, makita nyo dun sa module nyo, meron tayong tinatawag na layering, di ba? Meron tayong tinatawag na placement, layering, at saka integration. Okay? So, proseso yan para maging malinis yung pera. So, yun yung money laundering. Palalabasin mo yung pera na galing sa maling paraan, okay, sa illegal means, palalabasin mo yan na malinis. Parang it is a process of making clean money out of dirty money. So, that is the simplest explanation to that. Then, we have the cybercrime. Alam niyo yan, ang cybercrime. It's any type of illegal activity that makes use of internet, a private or a net public network. Okay? Computer man yan, laptop or cellphone, basta through internet yan, through a public or a private network, okay, illegally, we call that cyber crime. So, meron kasing dalawang klase ng cyber crimes. Okay? Isa yung cyber crime na ginawa mo via conventional crime. Halimbawa, ano ba yung halimbawa ng conventional crime? Yung nakalagay sa batas natin, yung mga pagnanakaw, paninirang puri, yun yung mga conventional crime natin na ginawa mo through the use of internet, through the use of computer. So, halimbawa, libel, diba? Ginawa mo siya online, so online libel yun. That is a cyber crime. O kaya pagnanakaw, okay? Pagnanakaw. So, ninakaw mo yung pera niya online. Okay, conventional crime yung pagnanakaw. Binanakaw mo yung pera niya online, that is a cyber crime. Okay, o kaya mayroon yung flash drive. Okay, yung flash drive, ninakaw mo yung laman niya without the consent of the owner. Pwede kayong kasuhan ng cyber crime. Okay, so yun yung unang klase ng cyber crime, yung conventional crime na ginawa mo using internet. Okay, so ang pangalawang klase ng cyber crime, ito yung mga crime na ginawa talaga specifically for that matter. Hindi mo pwedeng makomit itong crime na ito na hindi ka gumagamit ng internet or computer. So, these are crimes na specifically defined by the law to be punishable. So, halimbawa, yung phishing, di ba, yung hacking, ayan, yung mga technical terms natin, yun yung another type or form of cyber crime. Okay? So, next we have terrorism. Terrorism, it is the use of violence and threats to intimidate or coerce, especially for political purposes. So, saan ba nanggaling ang salitang terrorism? It came from the Latin word terio or the Greek word terere, which means to frighten, para manakot. So, yan yung terrorism.
the use of violence and threats to intimidate or coerce, especially for political purposes. So, tinatakot mo yung tao. Halimbawa, yung pananakot is bombing. Okay? Para ibigay ng gobyerno yung gusto mong demand. So, dito sa terrorism, meron kang ideology. So, usually, ginagawa yan ng mga politically motivated individuals. Okay? Ginagawa yan ng mga religiously motivated individuals. Meron silang ideology, meron silang ideolohiya. Okay? Na ipinaglalaban. At para ibigay ng gobyerno yung kanilang gusto, dinadaan nila sa pananakot. So, halimbawa, yung mga suicide bombers na yan, di ba? Hindi sila nang hihinayang na mamatay alang-alang dun sa pinaglalaban nilang ideology. Okay? So, ginagawa nila yan, that is to coerce the government to give in to their demands. Okay? Para takutin yung gobyerno na ibigay yung kanilang gustong mangyari. Yan yung mga terrorists. Ano ang mga example ng terrorists? Sino-sino yung mga yan? Mga Al-Qaeda, di ba? Sila yung mga sa Pilipinas, ayan, mga ISIS, yan yung mga ano, politically motivated individuals and religiously motivated individuals, mga terrorists yan. Okay? Ang kaibahan yan sa mga organized crime groups na gumagawa ng human trafficking, drug trafficking, money laundering, okay? Anong kaibahan ng terrorism sa organized crime group? Ang organized crime group kasi, okay, they are motivated by profit, they are motivated by money. Okay? So long as na kumikita sila, so long as everyone makes money, that is the main business of organized crime group. Okay? Whereas terrorism, hindi importante sa kanila yung makakita sila ng malaking halaga. Ang importante sa kanila is yung ipinaglalaban nilang ideology. So, walang ideology yung organized crime group. Ha? Ang gusto lang ng organized crime group, mga organized crimes, organized criminals, ay makakuha ng pera. Okay? For their personal benefit. So, these are the different examples of transnational crimes. So, these are the notable organized crime groups. Ayan, yung mga naisulat ko. We have the Italian or the Cosa Nostra. It literally means our things or our affair. So, ito yung mga kadalasan lumalabas sa board exam. Ayan, Italian Mafia, the Cosa Nostra. Our thing or our affair. Sila yung kauna-unahang organized crime group or kauna-unahang mafia na nag-exist. So, we have the Cosa Nostra. Then, sa Russian mafia naman, they have the Bratva or meaning brothers. Sa American mafia, they have the La Cosa Nostra. Literally means the thing of ours. Okay, sa Japanese, they have the Yakuza. Also known as Gokudo. Yakuza is a number. Ya means 8, Ku is 9, and Za means 3. So pag pinag-plus mo yan, 8 plus 9 plus 3 equals 20, di ba? 20. Dun sa laro nila kasi, okay, meron silang Japanese card game na yung 20 ay parang buta. Parang walang silbi. Di ba? Parang walang value. Okay? Doon nila kinuha yung pangalan nila kasi ang pinakalibangan ng mga Yakuza is yung card game nila na gano'n. Okay, na kung saan, pag nakakuha ka ng 20, that is no value. So, Boryukudan, pinatawag na silang Boryukudan o Ninkyo Dentai. Sa Chinese naman, ito malawak ito, meron silang Chinese mafia, meron silang kinatawag na triad. Okay, ano yung triad? Yung symbol ng triad, we have the heaven, earth, and man. Okay? Ito yung mga variants ng Chinese triad. We have the Chinese tong, natawag na hall. Tong means hall. Okay? Sa Hong Kong naman, meron silang 14K. Ang K, meaning ng K is kumintang. 14 kumintang. Then, Hong Kong, we have the Wuxing Wu. Example ng triad yan. Okay? Sa Taiwan naman, meron silang triad doon na tinatawag na United Bamboo Gang. Okay, those are some examples of organized crime groups. Then, notable terrorist groups. These are some of the notable terrorist groups. We have the Al-Qaeda. Al-Qaeda means, literally means the base or the camp. That is the literal meaning ng Al-Qaeda. They are responsible for the 9/11 attack ng September 11, 2001 at World Trade Center. Matandaan nyo yan.
Then sa Lebanon, they have the Hezbollah, or literally means soldier or party of God. And then we have the ISIS, Islamic State in Iraq and Syria, yung mangyari sa Mindanao na crisis noon, that was caused by ISIS, Islamic State in Iraq and Syria. It was created, main founder niya si Abu Bakar al-Baghdadi. Then the Jemaah Islamiyah, literally means Islamic congregation or Islamic community or Islamic group. Okay, it operates in Southeast Asia. Yan, meron niya sa Pilipinas, Jemaah Islamiyah. Malawak niya mga yan. We have the Abu Sayyaf. Abu Sayyaf means bearer of the sword or father of swordsman. It was established by Abu Bakar Janjalani. So, meron ito sa Pilipinas.